Okay, balikan po natin ang report ni Commander Beak. Mga unang batch ng trainees ng Mokusaku Technology sa Pangasinan. Bakas ang saya matapos makumpleto ang training sa Risati. Ang detaling yan kay Kapartner Beak Tahod. Kapartner Beak! Yes, magandang umaga mga kapartner. Kapartner Jay, bakas ga ang saya sa mukha ng unang batch ng trainees ng Mokusaku Technology sa Ireyo Totar Institute of Science, Arts and Trades Incorporated o Risati sa Villasis, Pangasinan. Ang mga ito ay tumulong sa pagpapatayo ng Mokusaku Technology bago nila tinanggap ang kani-kanilang mga certificate. Katuwang sa nasabing aktibidad ang Agriculture Training Institute at Japan Agricultural Exchange Council. Nagpaalala naman si ATI Region 1 Center Director Rogelio Evangelista na dapat i-apply ng mga ito ang kanilang mga natutunan sa Risati. Sunshine News Blast! Hindi namin pwedeng ibigay yan, tapos wala na. Kailangan every now and then titingnan namin kung paano ito na-implement, no? Like for example, dito sa atin, no? Ang daming mga support services na only itong mga programs natin. Kaya pag may training ka, usually we give extension support with that, no? Umaasa naman si Evangelista na lalo pang ipalaganap ng mga nagtapos ng training ang teknolohiyang ito sa buong Region 1. Sunshine News Blast! So ngayon dahil bagong teknolohiya, sana ito may palaganap natin itong mga technologies na mga ito. And with the sa inyo, siguro focus kayo kung paano with the support of our joint counterpart, ang ating ADI, ang ating mga local government units or the DZRD, if we have some proposals, we could refer you and we could facilitate whatever you need sa inyo. No? Samantala, saad naman ni Mr. Willie D. Chavez, ang Chief Technical Guidance ng JAEC, na tumulong sa pag-install ng Mokusaku, handang tumulong ang Department of Agriculture para suportahan ang mga magsasaka para sa organic farming. Sunshine News Blast! Part of the organic program ng Department of Agriculture, ina-adapt na po nila itong pagbibigay po ng intervention na bigyan ng mga farmers group ng ganitong pasilidad na it would cost around 60 to 80,000 pesos. Ni Mr. Willie D. Chavez para sa Pilipinas Kong Mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News.